God. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, who touched the hearts of your faithful by the light of the Holy Spirit, grant that beseech thee the same Spirit may be truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat sis sa opening prayer. Hello sis May. Welcome. Good evening. Ludok, good evening. So, kita pang tulo. Sige lang. Good evening also sa mga followers sa Facebook at saka sa YouTube. Ang topic natin for this evening sa ating catechism is heaven. Naka-lecture na tayo about hell. Ngayon, heaven na naman. Maybe next week may part 2 yung hell. Pero ngayon, heaven muna tayo. Okay. So ano nakikita natin mga kapatid sa ano? Sa mga TV, sa cartoons, yun usually, di ba? May circle sa ulo, may pakpak, si San Pedro andun nagbabantay sa gate, di ba? Yun parate. May gate. At saka dito may mga joke-joke pa, no? Ayo. Nag-agree daw siya na till death lang, do us part. Hindi na kukontinue sa langit yung pagsasama nila. Mga maraming mga joke-joke tungkol sa langit. So yung kahit ito ay parang pangbata o medyo silly, no? Pero ito yung pumapasok sa ating subconscious. Ito yung pumapasok natin sa yung iba. Kaya ang iba hindi masyado excited sa heaven. Yung iba may joke pa, mas gusto pa nila sa impyerno kasi doon sa impyerno may action. Tapos may mga iba pa, sabi nila, sa heaven walang beer. Di ba? Boring. So kaya dito uminom na tayo, no? So kaya hindi masyado ang tao excited for heaven. Basta alam lang nila, ayon lang nila sa impyerno dahil may apoy, no? Masusunog yung puwet nila. Pero dapat meron din tayo dapat catechesis on what is heaven like so that we will become excited. No? Sabi ni Cardinal Ratzinger dati, nung hindi pa siya Pope, ang sulat siya, ang sulat niya sa Eschatology, Death and Eternal Life, published 1988. Sabi niya, we should be careful of thinking na ang langit ay parang picnic, na may mga lion na nakahiga, may mga animals na nagpipiknik-piknik tayo, ganun. Hindi lang ganun ang heaven, no? Kasi ang sabi ni Pope Benedict, kahit yung mga napakagandang picnic, magiging boring din yan after a billions of years. Kasi sa heaven, forever, eternity, no? Those lambs, those picnics, yung akala nga ng iba, no? Ang langit ay kung saan andun yung mga gusto mo. Like, ang iba, kasi gusto nila dito sa mundo yung golf. Forever golf doon. Yung iba, mahilig sila sa pagkain. So, andun sila sa langit, forever silang kakain. Kung ano-ano pa, mag-forever silang mag-shopping. Kung ano yung mga heart's desire nila, yun. Pero nakalimutan natin kung anong totoong turo sa Biblia. Yes, lahat tayo ay magiging masaya. Ang heart's desire natin ay mapupuno doon sa langit. Pero tatalakayin natin kung ano ba talaga ang totoong heart's desire natin. No? Kasi ang mga ninanais nating mga bagay-bagay dito sa mundo, walang katiting lang yan kung ano talaga ang nasa puso natin.
Kasi hindi talaga natin alam kung ano yung pinaka minimithi na kaligayahan na hinahanap ng puso natin. Akala lang natin ngayon, yun na nagpapasaya sa atin, yung mga bagay-bagay na gusto natin, cellphone, mga punta sa mga abroad, mga magandang pagkain, magandang mga bagay, relationship. Pero lahat yan, pag andun na tayo sa langit, makakalimutan natin lahat yan. Yung para kang mamamatay na dito na hinahabol-habol mo, pagdating mo sa langit, nako, masasabi mo, ay, napakaliit lang pala nitong hinahabol-habol ko dito, no? Pag andun ka na sa langit, makikita mo kung ano talaga yung minimithi mo. No? So, kung punta tayo sa Bible, ang description sa Bible, Matthew chapter 8, Luke, Revelations, it is a feast. No? Like a wedding feast. Parang malaking kasal. No? Wedding feast. Isa yan sa mga description. Napaka-ingrande na puno ng mga milyon-milyong mga bisita na ingrande. Okay. Yung isa naman, ang heaven is described in the Bible in Revelation as a temple. No? So, para siyang heavenly dwelling ni God, no? Kung saan nakatira si God. Kaya yung mga temple natin dito sa mundo, yung mga simbahan natin, decorated by stained glass, yung napakaganda ng mga decoration, it reflects heaven. Kaya dapat nga, pag nag-decorate tayo ng ang simbahan natin, dapat ay parang ginagaya natin ang heavenly Jerusalem. No? Because heaven as a temple, heaven was understood as the dwelling place of God. Kaya ang earthly temple natin, in some sense, minomodel natin sa heaven. Kaya, kung tataka kayo bakit maraming mga decoration sa simbahan, kasi minomodel natin siya kung anong description doon sa Revelation. At kung basahin natin ang Revelation, no, ang explanation sa Revelation, dinidescribe kung ano yung heaven. No? It describes God's temple in heaven. May mga trumpet, may bowls, may harps, no? May incense, may censers, no? Kaya magtataka kayo bakit may mga harp, 'di ba, sa mga picture sa cartoons, dahil nakuha natin 'yan sa Book of Revelation. May mga harps, trumpets, ganun, yung mga kasi nagwo-worship sa heavenly Jerusalem. No? At also, ang langit sa Revelation chapter 21, ang kanyang daan ay covered with gold. No? It's described as covered, the street of the city was pure gold and transparent as glass. Yan ang description sa Bible. Pero hindi, pwedeng hindi yan literal, no? Pero, kaya winarningan tayo, binalaan tayo ni St. Paul na huwag tayong masyadong literal sa ating pag-describe sa langit dahil wala pa talagang mata nakakita, wala pang, no, tenga, nakarinig, wala pang isipan na nakaisip kung ano talaga ang itsura ng langit. Yun ang talagang sabi, no? No eye has seen, nor ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. So, ano talaga? Indescribable. Kung ano yung pinakamagandang bagay o minimithi mo dito sa mundo ngayon, i-times mo yan ng billion times. Tapos i-times mo pa ulit ng ilang billion times, ganon kaganda ang langit. Hindi mo siya ma-describe sa kaganda. No?
Yung iba, nagtatanong kung magkakakilala pa ba sa langit, may pamilya pa ba, maalala mo, kasi nalulungkot sila na hindi nila makikita yung loved ones nila or yung asawa nila o yung jowa nila o ano ba. Pagdating mo sa langit, iba na ang kaligayahan doon na hindi mo ma-explain sa kaganda. At itong mga kapiranggot na mga kaligayahan dito sa mundo, makakalimutan mo lahat. Huh? Sabi ni Pope John Paul II, sabi niya about heaven, it is neither an abstraction nor a physical place in the clouds. Hindi, huwag ka ma-expect na sasakay ka ng aeroplano, makikita mo siya para siyang physical na place. No? At hindi rin siya abstract. No? But heaven is actually, huwag natin kalimutan, a living, personal relationship with the Holy Trinity. Pag meron kang relationship with the Father, Son, Holy Spirit, you are loving, you love them, you love Him, you love God. That is heaven. Huwag nating kalimutan. No? So, ang pag-describe dito sa mundo at kahit sa Bible, hindi siya talaga ma-fully, satisfactorily described. So, it is our meeting with the Father. That is heaven. Ang pagtagpo natin sa langit, sa Ama, through Christ, no? And that is heaven. Catechism of the Catholic Church 10:23, sabi, ang mga namatay na may sanctifying grace, meaning namatay na kaibigan ni Lord, who died in God's friendship, no? Matapos nilang dumaan sa purgatory, matapos nilang na-purify, or may mga dumiretso sa langit na hindi na dumaan ng purgatory, no? They are like God forever, for they see Him face to face. So, eto yung heaven. Bakit napakasaya ng heaven? Hindi dahil sa mga bagay-bagay na nilagay dyan ni Lord, no? Ang importante, ang isipin mo, bakit napakasaya ng langit? Dahil makikita mo ang mukha ni Jesus, ang mukha ng Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Makikita mo ang kanilang mukha face to face. Ngayon, hindi mo pa maintindihan yan. O ano bang andun sa face ni Jesus? Hindi mo pa maintindihan yan. Pag ikaw ay humimalay na sa iyong katawan at pumunta ka na sa kabilang dako, para kang asong ulol, no? Para kang asong ulol na magkakandara pa sa paglapit sa Diyos. Bakit ang impyerno ay napakalungkot? Dahil malalaman ng kaluluwa ng tao na magpakailanman, kahit kailan, hindi na niya makikita ang pagmumukha ni Jesus. Hindi niya makikita ang pagmumukha ng tagapaglikha na tayo ay ginawa para tayo ay magkakaisa sa Kanya. Temporary separation lang itong buhay natin dito sa mundo. Nilagay tayo dito sa mundo, temporary separation lang para ma-build natin ang foundation sa ating pagmamahal sa Diyos. Pagtapos na ang buhay natin, babalik tayo sa Kanya at yun ang design natin. Ginawa tayo para magiging united sa Kanya ulit. No? So, pag nakita mo ang mukha niya, yun ang reason na ginawa ka na siya ang magiging kaligayahan mo. No? Kaya nga ang tao na nasa dadaan pa sa purgatorio, labis ang kalungkutan dahil hindi siya kaagad-agad makakayakap
makakasalamuha ang mukha ng ating Diyos. Deepest longings. So the fundamental essence of heaven is union with God. So yun, ang summary ng heaven is ganito. Imagine mo lang parati itong picture na to. Union with God. Naka-embrace ka kay Lord. So, hindi mo mawari kung ano ka ligaya ang panagdagpo na yan. No? Hindi mo lubos maintindihan yan. Union with God. Para bang yung buto na biyak, na break, na bali ang buto, di ba? Sakit-sakit. Tapos yung inoperahan, nabalik sa dati niyang anyo yung buto, yun, ang sarap na ng feeling. Parang ganun ang langit. Na you are just like a disjointed joint or a broken bone na na-align ulit. So, yun. Union with God. That is the ultimate. The ultimate end and fulfillment of deepest human longings. So ngayon, marami tayong hinahanap, inaasam-asam, cellphone, kotse, bahay, kasikatan, karangyaan, pera, pagkain, mga magandang tanawin, enjoyment, pleasure. Lahat yan, mga kapatid, hindi natin alam, sa likod yan, ang hinahanap natin Diyos. Lahat yan. Hindi natin namamalayan, naghahanap tayo ng kasiyahan, pero pag nahanap na natin, napansin nyo, hindi tayo nakokontento. May hinahanap, meron pa rin kulang. Kahit andyan na sa'yo lahat, may mga mayayaman, may kulang pa rin. Kasi deep inside, ginawa tayo ng Diyos na siya lang ang makakabigay ng kontento, makakakumpleto sa ating puso. No? Deepest human longing. Heaven. So, ang makikita natin ang pagmumukha ni Lord, yan ang tinatawag sa Catechism, the Catholic Church, 1028, Beatific Vision. No? Beatific. So, the beauty of God. The ultimate happiness, looking at God. Yun ang i-expect natin sa langit. So, ang mga anghel, nung ginawa sila, dumaan pa sila sa period of probation. So, yung ating buhay dito sa mundo, mga kapatid, period of probation. Probationary lang ito. So, hindi tayo makakapasok sa beatific vision hanggat hindi tayo pumasa sa probation period. Kagaya ng mga anghel, no? Dumaan sila sa probation period, no? Tapos nung si Lucifer hindi pumasa, nagrebelde, kaya hindi niya nakita. Kagaya din kay Adan at sa kay Eva. Sa probationary period, hindi nila nakita ang pagmumukha ni God. They did not held the beatific vision kasi hindi sila pumasa, no? Pero kagaya din natin, pero sa kalaunan si si Adan o si Eva, sila ay naligtas din. Kaya they are declared saint, no? Pero kagaya din sa atin, yung buhay natin dito sa mundo, yung 80 years, 90 years, swerte ka na kung abot ka ng 90 years or 100 years, probation period, na matapos nating mapasa ang pagsubok ng buhay, the valley of tears, we will see God face to face. Kung tayo ay magiging faithful, no? Faithful sa kanya. Humans, tayo, we are made for having a conscious relationship with God.
So, ang sabi dito, conscious. Sasadyain talaga natin na magkaroon ng relationship with God. No? The beatific vision corresponds to the greatest human happiness possible. So, tayo mga kapatid, ginawa tayo para sa langit talaga. Ang tanong, kung para sa langit, bakit pa tayo pinadaan dito sa mundo? It is to know Him. So, ang buhay natin dito para makilala natin siya, atin siyang mamahal, to love Him, at atin siyang pagserbisyuhan, pagsilbihan, to serve Him. To know Him, to love Him, to serve Him. Yun ang meaning ng life natin dito. So that we will be happy with Him in heaven for all eternity. So kung hindi nyo na alam kung anong meaning ng buhay nyo, parang wala nang direksyon ng buhay nyo, always remember this. We are in this earth not to be happy, not to be successful. Lahat maganda yan. To be happy, to be successful. Pero ang pinaka-purpose natin dito sa earth, mga kapatid, is to know God, to love God, and to serve God. Huwag natin kalimutan yan. Kaya ang iba, depressed, nagpapatiwakal, kung ano-ano nang there's no peace. Kasi nakalimutan nila to yung purpose why we are created. We are created to know Him, to love Him, and to serve Him. No? So heaven is actually in the heart. Pwedeng magsimula ang ating heaven dito sa mundo. No? Scripture, Bible tells us that heaven is in the heart. It begins here on earth. The kingdom of God is within us. Pag pinapasok mo si Kristo sa iyong puso, ang Diyos sa iyong puso, nagsisimula na ang langit mo dito sa mundo. So when you pray, bakit kailangan natin mag-pray? Every time we pray, we are united with God. No? Kaya nga sabi ni St. Alphonsus Liguori, those who do not pray cannot be saved. Kasi ang langit ay kung nasaan ang Diyos. Kung ikaw ay nananalangin, andun ka kapiling mo ang Diyos. Pag hindi ka, ayaw mong mag-pray, ayaw mong magdasal, hindi mo gusto ang piling ng Diyos. So, hindi ka karapat-dapat sa langit. No? Ang iba, gusto lang mapunta sa langit, pero tamad mag-pray. Ayaw mag-pray. So, ang gusto nila, mga bagay, hindi ang Diyos. No? Gusto nila yung tagapagbigay ng mga regalo, pero hindi yung mga regalo lang gusto nila, pero ayaw nila sa tagapagbigay ng regalo. Kaya, when you sabi ni Pope Benedict, pag nag-receive tayo ng Eucharist, when we attend Mass, heaven and earth are united. So, maalala mo sa prayer, sa Our Father who art in heaven, no? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung during the Mass, sa banal na misa, nagkakaisa ang langit at saka lupa. Doon nangyayari na nag-unite, no? Na pag-iisa ang langit at saka lupa. During Mass, no? Natatanggal daw yung bubong ng simbahan at makikita ang mga anghel na bumababa sa lupa at umaakit papunta sa langit. The angels descend ascend and descend, no? It opens up. So the Holy Mass is patikim ng langit. If we really understand, if we really follow the prayers of the church, hindi natin nakikita anong nangyayari kasi spiritual ang nangyayari sa loob ng simbahan, napapalibutan ng ilang bilyon-bilyon na mga anghel. No? It is the foretaste of heaven. Lalo na kung tayo ay matapos na dito sa Valley of Tears. Ito yung buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, ay isang Valley of Tears. Puno ng luha. Now, ito.
napakagandang segment ito. Pakinggan niyo mabuti. So, sa Matthew chapter 13 verse 44, makita natin 44 to 46, the parable of the hidden treasure and the pearl. Dati nagtataka ako anong ibig sabihin nito. Nakakita siya ng treasure na kabaon sa lupa, tapos iniwanan niya. Bakit dinala niya kinuha? No? Bakit kailangan pa niyang, sabi dito, ang kingdom of heaven, ang langit, ay parang treasure na nakabaon sa lupa. Nung nakita ito ng tao, tinago niya ulit, tapos sa kanyang tuwa, umuwi siya, binenta niya lahat ng ari-arian niya, tapos kinuha niya yung pera sa mga ari-arian niya at binili niya yung lupain na yon kung saan nakabaon ang kayamanan. At saka ito, para din siyang pearl. Ganun pa rin. Nakakita siya ng pearl of great value. Binenta niya man ulit ang lahat ng niyang mga ari-arian, mga lahat niyang mga kasangkapan, lahat. Walang tinira, binenta niya. At ang pera na nalikom niya doon, yun ang ginamit niya para pangbili doon sa pearl. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Bakit niya kailangang ibenta lahat para makuha itong kingdom of heaven, yung field? Kasi, itong nakita niya, hindi niya kayang kunin. Hindi niya kayang kunin ang ano, kasi napakalaki at napakalawak nitong treasure na ito at sobrang ang kanyang value. Sobra-sobra. Hindi ma-imagine. Kaya yung lahat ng kayamanan niya ay hindi makakatumbas. No? Hindi makakatumbas ang lahat ng kayamanan niya, ari-arian niya sa kayamanan na nakita niya. So, ibig sabihin, ang heaven, ang langit, mga kapatid, ay it is worth it, no? Na iwan natin lahat, talikuran natin lahat ng mga kasiyahan, kayamanan. Pwede nating iwan lahat dahil kung makuha natin ang langit, no? Ay higit ang kanyang halaga. Sobra-sobra, no? Sobra-sobra ang kanyang halaga higit sa ating mga iniwanan. So, para makamit mo itong langit na ito, kailangan mo palang iwanan lahat. Yun ang ibig sabihin. Hindi siya literal, kundi spiritual, pero pwede mo rin gawing literal kagaya na ginawa ni Saint Francis of Assisi, no? Na sell all your belongings and give it to the poor and follow me. So, pwedeng literal kasi ginagawa ng mga religious yan. Pwede rin spiritual na ang puso mo ay you detach, no? You detach yourself from the material things and from the created things. Yung puso mo ay hindi na nakatuod ng pansin doon sa mga bagay na mga temporaryo. So we have, kailangan natin dapat ilagay natin sa ating isipan parate na gusto nating pumunta sa langit. Na gusto nating makapiling si God parate. So, even if it takes pain, kahit tayo'y masaktan, kahit tayo'y magdusa, kahit mawala sa atin ang lahat, no? Itong taong to, naintindihan niya na kahit mawalay sa kanya ang lahat, no? That he had to be poor in spirit, not just poor material, but in spirit, meaning he had to be humble. He had to give up everything na gusto niya, everything he loved, everything he was accustomed to.
every leisure, all the good food that he could have eaten, mga lugar na sana mapupuntahan na hindi na mapuntahan dahil inuna niya, inatawag na seek first the kingdom of God. Inuna niya ang kingdom. Di ba may mga bagay na gusto mong puntahan pero hindi mapuntahan kasi inuna mo ang pagserbisyo sa Diyos, sa iyong apostolate. No? All the assurance, walang kasiguraduhan. Di ba may mga bagay, may mga grupo, mga kaibigan na hindi tayo sasali, mga grupo na pinagbabawal ng simbahan, hindi, pwede nating iwanan o hindi tayo sasali doon, may kasiguraduhan yun. May mga connection, may mga mayayaman, mga connection. Pero iwanan natin dahil ang kasiguraduhan na gusto natin, kasiguraduhan galing kay Kristo, hindi galing sa tao. No? All the assurance, he had to give it all up. Kasi ang halaga na nakita niya, ang ibig sabihin, ang langit ay gra, ang katumbas niya ay walang, hindi mo makumpara kahit sa ano. So, lahat yon pinagpalit niya. Bakit? Para mabili ang lupa kung saan nakabaon ang treasure. So, tayo, ang meaning ng parable na yon, pwede nating iwanan lahat kasi para sa langit. No? 99% of the things that bother us, no? Hindi na tayo maaapektuhan, hindi na tayo magkakandarapa sa mga bagay na yan, ng mga 99% of the things in this world, kung makita natin kung gaano kaganda ng langit. No? Ang mga saints, bakit sila iniinda nila ang mga torture, ang hirap? Dahil binigyan sila ng Diyos ng konting pananaw kung ano ang langit, kung ano kaganda ang magiging kapiling niya. No? Kaya lahat hinahamak nila. Hindi sila takot mamatay, excited sila dahil sa kanilang prayer life, their prayer is so strong, their prayer life is strong, they are always united with God, nakakatikim sila ng glimpse of heaven. Yan ang ating pilit na naisin, na sa ating prayer life, God will allow us to taste a glimpse of heaven. Kasi pag natikman mo kung ano yung, parang yung sa transfiguration, nakita nila ni St. Paul, ni St. Peter, ni James at saka ni John, yung transfiguration, yun ang patikim ng langit. Hahamakin mo lahat. No? So, suddenly, nothing matters anymore. So, kailangan, sabi ni Mother Angelica sa EWTN, meron tayong goal. No? So, everyday dapat gawin nating goal ang langit na excited tayo makapasok sa langit. Hindi sapat na matatakot lang tayo sa impyerno at ayaw nating iwasan natin ang impyerno. Hindi sapat yan, mga kapatid. Kulang yan. Pagdating ng pressure, pagdating ng pighati, mga pagsubok sa buhay, mga kalimutan natin. So, dapat, mali yung takot ka sa impyerno, ayaw mo punta sa impyerno, kaya gusto mong punta sa langit. Dapat, ang mindset pala natin, maging excited tayo for langit. Na, kahit ito-torture ka, kahit mawalan ka ng trabaho, kahit mawalan ka ng pera, connection, kaibigan, lahat, hamakin mo lahat yan. Kasi, meron kang nakita na napakaganda sa langit. So, yun dapat ang ating mindset. No? We must be excited and look forward for heaven. Napansin niyo sa prayer sa Our Father. Our Father who art in heaven. So, you have to pause there. I always pause when I pray.
Now, our Father who art in heaven, hallowed be your name. You are my Father and you are in heaven. Lord, thank you that you are my Father and you are I am your Son. At ikaw, Ama, andun ka sa langit. Lord, sana, no? Sana dalhin mo ako sa langit. So yung buhay ko ngayon ay hindi ito yung hindi pa itong bahay ko. Ang bahay ko ay nasa langit dahil ang Ama ko nasa langit, anak ako. So meaning ako ay anak. So ang bahay ko ay nasa langit, hindi pa ito ang bahay ko. So we have to look forward to go to heaven. Kaya we have to ask God every day, Lord, give me the desire to be in heaven. Lord, give me an idea of how beautiful heaven is. Bibigay ni Lord sa iyo yan. Sabi ni Lord, ask and you will be, it will be given to you. Seek and you will find. No? Knock and you will be open. So yung ito, kagaya ng mga saints na experience nila yan, they are so excited. Kaya, di ba, ikaw, pag ang napansin niyo, na-experience niyo yung na-in-love, di ba? Na-in-love. Tapos, gaya ko, nililigawan ko si Mrs. andun sa Davao. Ang layo-layo ng Davao dati. Every 3 weeks pupunta ako nung ta-travel. Kasi I'm so in love, hahamakin ko lahat ng mga pagod sa biyahe, 12 hours of biyahe. Kasi excited ako mapupunta pagdating ko ng Davao, andun si Mrs. yung nililigawan ko. Yun. So, just imagine, may bagay, yung iba, pipila. Pipila ng matutulog doon sa maglalagay ng tent sa mall kasi may bagong labas ang iPhone. Yung iba, yung sa Amerika, nagpipila ng ilang oras magdamag. Dahil may bagong labas ng iPhone. Hahamakin ng lahat. Dahil they're so excited for that iPhone. Now, heaven is more than iPhone. No? So, pag excited ka, kakalimutan mo yung pagod, hirap, torture, lahat. Ganon dapat. So, kailangan mong mag-meditate. Nakakalimutan natin mag-meditate tungkol sa heaven. We have to meditate on what is heaven. We have to ask God, Lord, give me an idea of what is heaven. Kasi if you have a little, kahit siguro 1% idea of what is heaven, hindi ka mapapagod sa pag-serve kay Lord. Hindi ka mapapagod to do your apostolate, to pray, to everything. No? Ask God every day to give us a glimpse of heaven. Sabi ni Saint Francis of Assisi, no? In the midst of trials, sa gitna ng mga pigati, mga pagdurusa, the eternal glory which I expect is so great. Ito yung in-expect ni Saint Francis, na I joyfully endure all sufferings, all illness, all calumnies. Alam niyo yung calumnies? Yung mga pagbibintang. I joyfully endure yung mga chismis na binibintangan ako, pinaggagawan ako ng mga inventong kwento. Yun ang calumny. All persecution that may come to me. Ganun siya ka-excited na willing siyang i-endure lahat ng mga illness, sakit, persecution sa eternal glory na parating. Sabi ni Saint Vincent Ferrer, the glory of heaven is so incomprehensible, no? Di mo mawari, di mo ma-explain ang glory sa heaven na willing ako to experience all the sufferings of this life, all the torture endured by martyrs, lahat ng mga pinagdaan ng torture ng mga martyr ay walang katiting even just to experience 1 hour in heaven. Lahat ng mga pinagdaan ng sufferings, makatikim sila ng kahit isang oras sa heaven, it's not worth, no? It's yung mga lahat ng mga torture, it's not worth compared even just 1 hour. Ano lang kaya eternity in heaven? Just imagine. Tapos sabi ni St. John Chrysostom, even
kung kinakailangan mamatay ako, tutorture ako ilang libo kabeses in order na ma-include sa Book of Life, no? In order to deserve to see Jesus, no? A person ought willingly to endure all these torments to become worthy to see a great good. Ganon. So, reklamo na tayo dahil nabawasan yung income natin, hindi na ganun kadami, affected na tayo masyado, may mga sakit tayo. Pero ang mga saints na naintindihan nila, nabinigyan sila ng mga divine revelation ni God, it is worth to die 1,000 times just to be enrolled in the book. Ganun kaganda ang langit. Punta tayo kay Saint Perpetua, yung first Christian martyrs sa panahon ng mga Roman persecution. Nakita niya sa vision while after she prayed, no? While she prayed, pinakitaan siya ng vision ni God. May isang mataas na hagdanan, no? Which is may mga swords, daggers, hooks, mga sharp hooks sa gilid ng hagdanan. Tapos kung ikaw ay mag-akyat doon na hindi ka nakatingin sa langit, pag hindi ka nakatingin sa langit, yung kagaya na sinabi ko, yung hindi mo goal ang langit, you will be injured. No? At saka sa baba, may malaking dragon. Pag ikaw ay nahulog, yan ang simbolo ng demonyo. Yun ang vision na nakita niya. So, importante pala talaga na nakatingin ka sa langit kasi mapipinsala ka sa mga daggers, sa mga pagsubok. Yung mga daggers na yan, mga pagsubok, no? Mga sufferings. Dapat naka-fix ang eyes mo sa glory in heaven. And then, pag sa akit niya doon, kita siya ng napakagandang garden, tsaka may tao doon sa dulo, na puti, at sinabihan siya ng tao, "You are welcome, my child," sinabi niya si Perpetua. And then, si Perpetua woke up from her dream, sinabi niya kanya sa kanyang brother saka sa iba, and they understood that before they can enter heaven, first they must suffer. So before we can enter heaven, we must suffer. Hindi yan option, mga kapatid. Sabihin mo, wala akong problema eh. Ano ka ba naman yan? Maghahanap ako ng problema? Maghahanap ako ng make me suffer? No. Ang sinasabing suffer dyan, mga kapatid, kung ilagay natin ang napakapalad mo na wala ka talagang problema, ang taking up of cross na sinasabi na suffering is detachment. You have to daily detach yourself from this world. Sabi ni God, if anyone loves the world and anything in this world, the love of God is not with him. So the detachment from the pleasures of this world is already a form of suffering, mga kapatid. So, they understood that before they can enter heaven, they must suffer. So, yan ang vision na pinakita sa kanya ni God. Sa baba ay may dragon, tsaka may mga maraming daggers, no? Acts chapter 14, verse 22. This is the Bible, huh? They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, "It is necessary for us, kinakailangan natin na dumaan sa maraming pagsubok, sa maraming pagdurusa to enter the kingdom of God." That is not an option. It is necessary for us to undergo many hardships and sufferings to enter the kingdom of God. Kaya, huwag kayong makinig dyan sa mga prosperity gospels. No? They are anti-Bible, actually. Pinipili nila yung mga verses dyan para to para maging tugma sa kanilang message na always happy-happy. Hindi natin sinasabi na puro pighati ang because God said his burden is light and his yoke is easy. He will give you joy,
peace in your heart. But it is necessary for us to undergo many hardships and sufferings to enter the kingdom of heaven. Sabi sa Imitation of Christ, we cannot have two paradises. We cannot expect to take our fill of worldly pleasures here in this world. Hindi pwedeng dalawa ang paradise mo. Mag-enjoy ka ng paradise sa heaven, mag-enjoy ka ng paradise sa earth. Yun ang tinuturo ng prosperity gospel. Pwede mong kunin ang dalawa dito sa earth at saka sa langit. No. You cannot have two paradises. You cannot expect to take our fill of worldly pleasures here on earth and to reign with Christ hereafter. No? You have to choose one. You cannot serve two masters. No? Yeah. In heaven, you'll have nothing possessed, but you'll be happier than ever because you have God. What you have in heaven is God. No? Kaya, here in earth, we have to learn to detach ourselves. Because ang world, pwede nating mapossess, pwede nating panghawakan. Pero ang langit, hindi natin pwedeng ipossess. It is given to us by God. No? So, nagpa-practice tayo dito sa, kaya sa, if you want to go to heaven, you have to detach. You have to let go. Kung gusto mong mapunta sa langit, you have to learn to let go. Because in heaven, no, is something that God gives you. It is God. You don't have anything, only God, but you are happy. No? Freedom from attachment. Kasi pag akala natin, if you are, you have many things, you can do whatever you want, you are free. No. Actually, if you commit sin, pornography, addiction to drugs, alcohol, barkadas, you are enslaved. You are not free. The more you are attached to the things of this earth, to these mga material things, you are enslaved. You are not free. Ang freedom, mga kapatid, ay not, akala natin, freedom is you can do whatever you want. That is freedom. No. Ang freedom is you can do the things that you are supposed to do. God created you to know God, to love God, to serve God. So kung hindi mo magawa yan, gaya yung sinabi sa kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa, sabi ni St. Paul, the things that I want, I cannot do. But the things that I do not want, I keep on doing. Yun. Yun ang flesh. Yun ang hindi ka free. So you are created by God to know God, to love God, to serve God. So kung kaya mong gawin yan, you're free. Pero kung you are attached to material things, to addiction, to pornography, to sexual immorality, you are enslaved. Hindi mo magawa. You are in bondage. No? Okay. Now, punta tayo sa langit. Nagtatanong yung iba kung ma-retain ba natin ang ating personal identity sa langit. Kung ganun pa rin ba tayo o magiging ibang personality na tayo. Ang sagot, pagdating natin sa langit, ikaw pa rin ay si May, ikaw pa rin ay si Daisy, si Dizelma, ikaw pa rin. Ikaw pa rin si Dino, you still have your own identity. Hindi kayo magpapalitan ng mukha. Ikaw pa rin. No? Actually, you will find your true identity. Yung ikaw talaga. Kasi kung dito, nanghihiram ka pa ng personality sa iba, nang gagaya-gaya ka pa, ginawa ka ni Lord to become Dino, dito nang gagaya-gaya ka pa. In heaven, you will find your true identity. Hindi tayo magiging anonymous. Kung ano yung mga pinanggagawa mo, you will receive your own reward. No? So, lahat ng mga pinanggagawa mong mabuti, pagdating mo sa langit, gagantimpalaan ka. So, hindi magpupunta sa iba yung mga gantimpala. You
Nakalista yan sa iyo. No? So, levels in heaven. So, sa heaven, mga kapatid, hindi isang level. Hindi pantay-pantay. At saka, yung kasiyahan sa langit ay hindi parehas. May mga tao na makaka-ano sa mas higher level, lower level. Depende yan sa kung gaano ka kasigasig at katapat at kasipag dito sa mundo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi tayo pantay-pantay sa langit. Pero sa langit, lahat tayo masaya, walang malungkot. Pero ang kasiyahan ng iba ay mas higit kumpara sa iba. So 2 Corinthians, may nabasa tayo dyan na sinabi ni St. Paul, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. So may level yung heaven. No? Sabi ni St. Faustina sa Diary 592, sabi, I learned in the heart of Jesus that in heaven itself there is a heaven to which not all but only chosen souls have access. So hindi lahat, may mga chosen na makakapasok sa ganung level, no? Chosen souls have access, not all. So kagaya niyan, pag nagsimba ka, kung ang paglalagyan ng pagmamahal mo ay ganun kaliit ng shot glass at yung kasama mo, ang level ng pagmamahal niya ay kagaya ng malaking baso, pupunuin yan. Pero yung paglalagyan ng iyong puso ay maliit lang, mas maliit lang ang iyong matatanggap na grasya, kagaya din sa heaven. Lahat tayo pupunuin ni Lord. Pero magdepende kung gaano kalaki ang iyong paglalagyan. Kung dito sa lupa, maliit lang yung paglalagyan, hindi ka masyadong nagsikap kumpara sa kapatid mo na nagsikap, na lumaki ang kanyang paglalagyan, pupunuin lahat yan. Pero mas marami ang matatanggap niya dahil malaki ang kanyang paglalagyan. Yan. So, kagaya kaya nga sinabi sa Biblia, Matthew chapter 6 verse 20, store up for yourselves treasure in heaven. Kaya pwede tayong mag-invest sa heaven. Dito sa lupa, lahat ng mga mabubuting ginagawa mo while you are in the state of sanctifying grace, nakalista yan. Hindi mawawala yan. No? Hindi mawawala. So, pag nagbigay ka ng tulong sa isang mahirap, tapos you are in the state of grace, nakalista yan. Pero if you are in the state of mortal sin, kahit anong gawin mong mabuti, hindi yan, hindi ka nagsustore ng riches sa heaven. Hindi yan counted. Hindi nakalista yan sa libro mo. No? Kaya nga, dito sa lupa, mag-store ka ng riches. Kasi sa heaven, yung happiness mo, iba ang level pag ikaw ay masipag sa pagpunda, pag nag-invest ka dito sa lupa for heaven. Romans chapter 2 verse 6, He will reward each one according to his works. So, hindi lang pala yung mapunta ka sa langit, tapos na. Ire-reward ka pa sa lahat mo ng nagawa. No? So, una, makapasok ka sa langit. Next, ire-reward ka sa lahat ng ginawa mo dito sa lupa. So, yung reward, indirect proportion sa level mo sa langit. No? Indirect proportion sa level mo sa langit. If anyone gives even a cup of cold water to the least of your brethren, who is my disciple, truly, I tell you, that person will certainly not lose the reward. See? Hindi mawawala sa iyo yung reward. Hindi mawawala. Hindi yan
mababawasan pag naggawa ka ng mabuti while in the state of sanctifying grace. Siyempre, hindi mo yan hindi mo matatanggap ang reward kung nasa impyerno ka. Bura lahat yan. Pero kung sa kabutihang palad, ikaw ay napunta sa langit, maghihintay sa iyo ang lahat ng mga gantimpala mo. Maghihintay yan sa iyo. Okay? Kaya, importante na tayo ay mananatili kay Kristo hanggang sa katapusan ng buhay natin para matanggap lahat natin ang naghihintay ng mga gantimpala. Sabi ni Saint Dominic Savio, "Nothing seems tiresome or painful when you are working for a master who pays well." Hindi nakakapagod, no? Pag ikaw ay nagtatrabaho sa isang amo na napakabuti, napakabuti na magbigay, no? Napaka-generous magbigay ng pabuya, na bibigyan niya ng gantimpala kahit even a cup of water for the love of Him. Huh? "In heaven, everyone will be rewarded according to his words. Each one will be recompensed according to his labors. He who sows sparingly will also reap sparingly." So, unfair naman, di ba? Saan na yung justisya dun? Kaming dalawa napunta sa langit. For example, ako, si Brother Wendell. No? Si Brother Wendell nagsikap ng mabuti. Ako, nagsikap din ako, pero hindi kasing sikap ni Wendell. Kaming dalawa napunta sa langit. Unfair naman na parehas lang reward namin. Kaya sabi ng Bible, we will be rewarded according to kung ano kasikap ang ginawa namin dito sa lupa. Okay? So, dati, hindi ko pa naintindihan masyado yung ano, yung indulgence tsaka merit. Akala ko dati, yung mga ginawa ko mga mabuti, pag gumawa ako ng kasalanan, akala ko mababawasan yun. Hindi. Hindi mababawasan. Tatagal ka lang sa purgatorio. Tatagal ka lang sa purgatorio kung may kasalanan ka mga venial sin. Pero yung gantimpala mo sa langit, hindi mababawasan yan ng kahit ng anong kasalanan. Okay? Hindi mabawasan yan. Now, anong ibig sabihin ng pagmataas yung level mo or glory sa langit? So, pagmataas ang level mo sa langit, itong mangyayari. "A higher degree of glory consists in a higher degree of knowledge." Mas mataas ang knowledge mo or mas mataas ang love mo, love of God and resemblance to Him. Mas lalo kang mas malapit, mas kamukha mo si God pag mas mataas ang level mo. "The higher the degree of glory, the deeper will be the knowledge. The more intimate the possession." Mas lalo kang mas malapit ang position mo kay God. So, mas lower level, mas malayo ka kay God. Mas higher level, mas malapit ka kay God. "The more intimate the possession, the more tender the love of God, the more perfect the resemblance to Him." And then, "Every additional degree places us nearer the throne." Mas malapit tayo sa throne. "And with every additional degree, our glory, our joy, our bliss is heightened." So, ganun. Mas grabe ang iyong happiness mas kung mas mataas ang level mo. So, kung kahit may isa ka lang degree of glory, napaka-happy mo na sa langit. How much more if you receive 10,000 degrees of glory? No? Ang kagandahan dito mga kapatid, kahit isang taimtim na pagdasal ng Our Father or Hail Mary will increase our glory in heaven 1 degree. Kaya huwag nating aksayahan. Imbis mag-tiktok tayo, mag-pray na lang tayo ng Our Father. Mag-pray tayo ng Hail Mary. Nadadagdagan pa ang glory mo sa langit. So, magsisisi ka pagdating sana. Ano ko na, tinake advantage ko na every single minute, every single hour dito. No? Kasi, isang Our Father na taimtim,
makaka-increase ng glory. Kahit yung mga aspirations natin, yung mga Holy Communion natin, yung mga pag-receive ng sacraments, lahat yan. Yung mga good works natin. No? So, sabi dito, Father Sullivan, sa book ni Father Sullivan to, every degree of glory that I merit belongs to me personally. No one can deprive me of it. So, mawawala lang ito by mortal sin. If we die in the state of mortal sin, siyempre, andun ka sa impyerno. So, andun lang yung reward mo, nag-aantay sa langit, pero hindi mo na makaklaim kasi andun ka sa impyerno. So, I cannot even give it away. Hindi mo nga pwede ipamigay ang iyong ano, merit sa heaven. No? Kahit, sabi dito, not even daily imperfections, not even venial sin, makakabawas ng iyong glory sa heaven. Sa kaya, keep doing good. Keep doing good for your brethren, sa iyong kapwa. Kasi, nag-a-addition yan. Ha? Nag-a-addition. So, for example, ang isang taong makasalanan, pero pinatay siya dahil kay Lord, martyr, straight to heaven. Yung isang mabait na tao, marami siyang venial sin, namatay siya, hindi siya martyr, for example. Pero, buong buhay niya, nagsikap siya, nag-serve siya kay Lord. Dami niya ng mga rewards na nag-iintay sa langit. Mas mabilis mapunta yung isang makasalanan, pero na martyr, mas mabilis siyang makapunta sa langit dahil ang sinasabi, pag martyr ka, pinatay ka dahil sa iyong pananampalataya, straight to heaven. Pero pagdating sa langit, silang dalawa, kahit mabilis siyang nakapunta sa langit, mas nauna siya, ang masipag ay mas malaki pa rin ang level niya pagdating sa langit kasi marami siyang inipon na glory sa langit. Okay? Kaya nga, every morning I pray this, O my Jesus, I desire today to gain every indulgence and merit I can, and I offer them together with myself to Mary Immaculate, that she may best apply them to the interests of your most sacred heart. Akala ko, yung indulgence sa merit, pare-pareho lang. Kasi kung may yung mga merits ko, mga reward ko, pwede kong gamitin yan pang tapal sa panahon ko sa purgatorio. Iba pala yung merit, iba yung indulgence. Yung indulgence, yun yung mga prayer, good works, at mga activity na binigay ng simbahan kung sa na mababawasan ang ating temporal punishment sa purgatorio. Yun ang indulgence. Yung merit, yun ang gantimpala na matatanggap natin ng mga yun ang mga kayamanan na malilikom natin sa langit para maging increase ang ating level sa langit. So magkaiba yan. Okay? Kaya importante na araw-araw hingin mo yung prayer na ito to gain every indulgence and merit. Yung indulgence, pampaikli ng panahon sa pag-stay mo sa purgatory. Yung merit, pampa-increase ng level mo sa langit. Okay? Now, ang tanong, there will be changes in our relationship. So, may kaibahan ba sa relationship natin? Yung asawa natin, asawa pa rin ba natin? Yung jowa mo. So, ang sa Bible, it is clear that we will not be married in the next life. No? We will not be married. Na wala nang nagpag-aasawa-asawa sa, ano, sabihin mo, ay, kakalungkot, love na love ko pa naman ang asawa ko. Nako, hindi mo na maiisip yan pagdating. Pag nakita mo yung face ni Jesus, makalimutan mo na asawa mo. No? Pero, makikilala pa rin natin lahat ng mga relasyon natin. Kapatid, kasin, lahat. Makikilala mo pa rin.
Hindi tayo mag-iisnaba na parang mawala na yung memory mo. Andun pa rin yung memory mo. Pero wala nang pag-aasawa. Kasi hindi na kailangan sa langit ang pag-aasawa. Dahil ang pag-aasawa ay para sa pag-multiply for procreation. Hindi na tayo kailangan mag-multiply sa langit. Kaya hindi na siya kailangan. No? And then, sabi, we will continue to know and love those we were close in to the earthly life. So, mga friends natin, mga relasyon natin, mga relatives, kilala pa rin natin. No? Pero, ang ating relasyon sa kanila doon, we will become more pure, more true, more strong. No? In heaven, our love for them and our spiritual intimacy will become truer, purer, and stronger compared to this life. Is there pain in heaven? May pain ba? Wala. No? So, pero may tatanong, paano kung malalaman mo na ang iyong asawa o kapatid andun sa impyerno? Di ba masasaktan ka? Kaya nga may mga nagtatanong ng nun. So, maapektuhan ka kasi alam mo, andun sila sa impyerno. Ang sagot, at saka, meron pa minsan si Mama Mary, nakikita natin, apparition, umiiyak. Meaning, nalulungkot din pala sila sa langit. Ang sagot, hindi. Hindi, walang pain, walang sorrow, walang sadness sa heaven. No? Kasi, promise yan ni Lord, Revelation chapter 21 verse 4. There will be no more crying nor pain. Death shall be no more. In heaven, God will wipe away every tear from our eyes. So walang kahit kung. So kung malalaman mo na ang iyong mahal sa buhay ay doon sa impyerno, hindi ka malulungkot. Kasi matatanggap mo yung kalooban at sa kalooban ng Diyos ay magiging united, that you will understand and you will recognize the God's justice and you will recognize the free choice of those people na pinili nila ang impyerno. No? It is a mystery, no? Kung bakit hindi ka maapektuhan, hindi ka malulungkot. But pinapa-sure sa atin na hindi tayo makaka-experience ng sadness or lungkot. Ha? At saka yung mga apparition na umiiyak si Mama Mary at nasasaktan ang Diyos, ay yan ay pagpapakita kung ano ka sama ng kasalanan ng tao. Ano ka degree ng gravity ng kasalanan ng tao. Pero hindi ibig sabihin na naglulungkot pa ang mga tao na andun sa langit. Lugar ba ang langit? May isang astronaut, sabi niya, pagpunta niya sa astronaut, hindi ko naman nakita dito si God. I see no God up here. Wala ka namang langit. May sumagot pa sa baba, sige, tanggalin mo yung helmet mo, makikita mo si God. Take off your helmet, then you will see. So, akala kasi ng iba, pag lumipad sila sa langit, may langit na makikita nila doon, may nakalutang na palasyo, no? Heaven is not a location in the physical universe. It could be a location, but it is beyond the physical location. No one could travel enough or far enough to reach a destination. Heaven is beyond the created order. No? It could hindi makikita ng mata ng tao na mabuhay. Spiritual siya. It could be a location, but it is not a physical location. No? Pero, alam natin na nakakatanggap siya ng physical body. Pero hindi ordinaryong body na physical, glorified body. Kasi, si Jesus, alam natin na dinala niya ang kanyang katawan, physical na katawan sa langit. Dinala rin ni Mama Mary ang kanyang physical na katawan sa langit. Si Enoch at saka si Elijah, dinala din yung physical na katawan. So, itong lugar na ito na langit ay nakakatanggap ng physical body, which is not
which is beyond the created sphere. Next question. Boring ba ang langit? Mabobore ba tayo? Kasi eternal eh. Eternal ang heaven. Forever. Billions and billions of years. No? Kagaya ng pag nagsimba tayo, di ba, sinasabi sa langit, we are looking at God, praising God forever. So, di ba, mabubore tayo? Kaya nang sinabi ni Saint Faustina, sabi niya, description niya, today I was in heaven and I saw its inconceivable beauties and the happiness that awaits us after death. I saw how all creatures give ceaseless, anong ceaseless? Walang tigil. Ceaseless praise and glory to God. I saw how great is happiness in God, which spreads to all creatures, making them happy. And then all the glory and praise which springs from this happiness returns to its source. And they enter into the depths of God, contemplating the inner life of God. So, walang tigil na pag-praise, pero happy sila. Walang lungkot. The blessed will be in the state of contemplation of God that is constant. Walang tigil. Heaven is principally a state of absolute fulfillment. In the possession of God, in the beatific vision, the blessed will experience what cannot be put into words. A radical union with God that transcends anything we could envisage. Sabi ni Saint Faustina. So, si God, ang time sa God is outside of time. Sa kay God walang tomorrow, walang yesterday, timeless, no? Kay God, it is always now. The eternal now. Kaya walang ilang thousands of years, walang ganun yan, lumipas na. So, ang tagal-tagal. Para kay God, it is always now. No? The eternal now. Puro ngayon. So, paano ka mabobore eh, puros present? No? So, hindi mo ma-explain yan because we are already touching the realm of God. No? So, hindi... We cannot be certain though, but ang sure natin, we will not be bored. Kasi ang boredom ay form of suffering. At alam naman natin na walang suffering sa langit. No? Next na tanong, may gagawin ba tayo doon? Aside from praising God. According to the Bible, Revelation chapter 2, we will reign with Christ. Tayo ay mamamahala kasama si Kristo. So, pwedeng meron tayong responsibility sa langit. We will have authority. We will judge angels, di ba? Sabi doon sa Bible. We will have authority over responsibility for things. Yun. Now, pag at the end of... Akala natin, pag at the end of time, lahat ng tao pupunta sa langit, wala na matitira sa earth. Anong sabi sa Bible? At the end of time, when Jesus comes, there will be a new heaven and earth. Babaguhin ang earth. No? So, the holy city, nakita ni John, the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. So, ang heaven at saka earth ay hindi na siya magkahiwalay pagdating ng panahon. In the end of time, heaven and earth will not be separated. No? The Catechism states that the visible universe then is itself destined to be transformed. Mauta-transform ang ating earth. It will be restored into its original state. At saka heaven at saka earth are not separated anymore, just like in the Mass, no? There'll be a new heaven and a new earth, no? Akala ng iba, walang katawan sa langit,
puro lang espiritu. Hindi. Sa pagkakayon, ang ating mga espiritu ay andun sa langit, kung tayo ay mapupunta sa langit. Yung mga taong sa langit ngayon, wala silang katawan. Pero temporaryo lang yan. We are created by God, ang tao, ginawa, nilikha ng Diyos, nakasama dapat ang katawan. So, ibig sabihin, yung paghihiwalay ng katawan sa kanyang kaluluwa ay temporaryo lang yan. Pagdating ng araw na si Kristo ay babalik, He will come to judge the living and the dead, yun ang tinatawag na general judgment. Tatayo lahat ng mga katawan at they will become united sa kanilang kaluluwa. Kung andun siya sa impyerno, ang kaluluwa, mag-iisa, no? Magsasama ulit ang katawan at saka yung kaluluwa na sa impyerno at pupunta siya sa impyerno. Kung ikaw naman ay nasa langit, magsasama ang iyong katawan, no? Tatayo ulit ang katawan at ito ay mayu-unite sa yung kaluluwa. At dadalhin mo yung katawan mo sa langit. So when Jesus comes, mag-reunite ang ating katawan sa ating body. So temporary lang yan muna ngayon na wala pang katawan ang mga nasa langit at sa nasa impyerno. Pero pagdating ni Jesus, magsasama ulit ang katawan. No? So God created man to be embodied spirits. No? Our ultimate destiny is to be the embodied spirits. Just like Mama Mary, kasama niya ang katawan niya. Just like Jesus, no? Kasama niya ang katawan niya. Hindi niya iniwan. Si Mama Mary hindi niya iniwan. Because a man is created by God to be with his body and spirit. Meron bang ghost? Are there ghosts? Yes, there are. Meron. Kasi, ang hell is not yet sealed. Pagdating ni Jesus sa end of time, isi-seal na, sasaraduhan na yung impyerno, ang mga diablo, hindi na pwedeng mamamasyal-masyal dito sa mundo para magdala ng mga tao papunta sa impyerno. No? So, may mga kaluluwa na nasa langit na pwedeng bumalik dito sa pahintulot ng Diyos. May mga kaluluwa na galing sa purgatorio na babalik dito sa pahintulot ng Diyos para maghingi ng pamisa at pagdasal. At kaluluwa sa impyerno na gagamitin ng diablo, no, para maghasik ng mga kasamaan. Pwede. Because ang mga demonyo, sila ay pure spirit, no? Pwede pa silang mag-roam around because hell is not yet sealed, no? Okay, next. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Yung ordinaryo nating katawan, hindi pwedeng papasok yan sa langit. So, paano makakapasok sa langit ang katawan natin? It will be transformed. It will become glorified body. Our bodies will be modified. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. So, ang body natin, pagpasok doon, wala nang imperfection, perfect na ang ating body. Yung wala nang kalbo doon, no? May mga kalbo, may mga bungi, may mga kapansanan, wala, perfect ang ating body, beautiful lahat, no? Huwag ka mag-ala kung wala ka ng buhok ngayon, pagdating mo sa langit, babalik yung buhok mo. Oh. Hindi na rin ako tatangka din tayo. At saka hindi na rin ako so magiging kinis na itong mukha ko. Wala na itong mga butas-butas pagdating sa kung makakapunta tayo sa langit. No? It will become glorified body, perfect. No? And then it will, our lowly body, Philippians chapter 3 verse 21, will be like this, His glorious body, like Jesus. So si Jesus, nakakapasok siya sa mga lugar na kahit sarado ang puntuan, kagaya din, ganun din tayo. At the speed of our mind, makaka-travel tayo
And then, we become like gods. No? We become like God. Makakashare tayo ng katangian ni God. Pero hindi exactly like God because God is the only one, the Alpha and Omega. No? Kaya tinatanong nila, paano tayo na matatanggap ang mga prayer ng mga intercession ng mga tao dito sa mundo? We share the qualities of God. Kaya, ano ba ang mode of communication ng mga angel? Wala silang bunganga, by the mind. No? By the mind. So, if we focus our mind to the angels, at saka sa mga tao andun sa langit, sa mga saint, people that are united with God, if we focus our mind, matatanggap nila. Ang tanong, nababasa ba nila ang ating isipan? Hindi. Hindi sila makakabasa ng ating isipan. Only God can read our minds. Only God can read our hearts. Mababasa lang natin nila ang ating isipan kung ifo-focus natin ang ating attention sa kanila. If we direct it to them. Kung hindi natin ifo-focus, hindi nila mababasa. No? Kagaya yun din sa devil. Kagaya ng mga exorcist, hindi, pag itry nila kung ito ay may sanib ng Diablo, they will pray silently in their mind. They will cast out the demon. Minsan, malalaman nila na may sanib dahil kahit wala pa sila sinasabi, fino-focus ng exorcist sa doon sa pasyente, kanyang mind, nagre-react na. Kasi it is focused to the demon inside the body. Kasi yung demon are angelic beings. So, yun, nakakatanggap ng messages sa ating prayer, nababasa nila, when we focus our attention, we direct our thoughts to them. Okay? Yun. Do we have wings in heaven? There is no basis in scripture and tradition, no? Yung wings na yan, more on depiction lang yan ng mga artist dahil sa speed ng kanilang transport, speed ng kanilang travel. Angels are created beings that are pure spirits, no body. So yung mga angel, walang body. Tayo lang may body, no? At ang angel ay hindi magiging, kahit doon na tayo sa langit, mga kapatid, hindi tayo magiging angel. At saka yung angel ay hindi magiging tao. Hindi pwede mag-interchange yan. No? Hindi magiging anghel. Kahit ano pa kakabanal, hindi ka magiging anghel. Angel are angels. Human beings are human beings. Halo. Diyan ba sa Bible ang halo? Wala, red. Yung parang may circle. Dinidescribe lang yan ng holiness. Yan lang yung pag-describe ng mga artist. No? Pero wala sa Bible yung halo. Robe. Hindi rin natin alam kung ano yung susuot natin, pero nakasanayan na rin yan na dahil ang unang panahon, yun ang sinusuot ng mga tao, mga robe sa biblical. Kaya, hindi natin masabi na susuot talaga tayo ng robe doon. No? Saint Peter, parating nakabantay sa gate, pearly gates. Siya yung mag-decide kung papasok tayo o hindi sa langit. Actually, ang mag-decide kung makakapasok tayo sa langit, hindi si San Pedro, si Jesus. No? Pero bakit parating ganyan sa mga picture? Dahil sa Bible, nakuha natin, Peter was given the keys of the kingdom. Kaya, yun ang na-stuck sa mind na siya yung may susi ng kingdom, ng gate. No? So, ang ibig sabihin ng binigyan siya ng susi, no? To bind and loose. Authority. Binigyan ang simbahan ng Diyos ng authority kung ano yung papayagan sa dito sa mundo, sa simbahan, papayagan din sa langit. Kung ano yung hindi papayagan dito sa simbahan, sa mundo, hindi rin papayagan sa langit. Binigyan ng otoridad ang simbahan. Yan ang ibig sabihin. No? Hindi totoo na si San Pedro ang magbabantay. Pero in a way, masasabi mo na importante si San Pedro dahil
Kung tayo ay hindi tayo susunod sa simbahan, kung saan si Pedro, ang unang Santo Papa, we are schismatic, we reject the church, hindi tayo makakapasok sa langit. Di ba? Outside the church, there is no salvation. Di ba? So, masasabi na rin natin na importante si San Pedro sa ating pagpasok sa langit kasi Peter represents the church. He is the head of the church. So, if we do not submit to the church, we commit mortal sin. We commit schism. We commit heresy. So, outside the church, there is no salvation. Diba? So, in a way, we can say that it is also correct. Now, bakit pearly gates? Saan natin nakuha ang pearly gates? Sa Bible, Revelation chapter 21, describe ang heavenly city is made up of 12 gates. 12. Each gate is composed of pearl. No? One gate is made up of one big pearl. No? The 12 gates were 12 pearls. Each of the gates made of a single pearl. Kaya doon galing ang term na the pearly gates of heaven. Kada gate is made up of a single pearl. Ayun. Taas-taas ngayon. 1.5 hours. So I hope maging excited tayo sa langit, no? Na we will have a goal to enter heaven para hamakin natin lahat ng paghihirap, pagdurusa dito. Okay? Okay. Sis Elena. Hello, Sis Elena. Hello, mayang gabi, Doc. Good evening, everyone. Good evening. Ikaw, closing prayer, sis? Closing prayer, ikaw? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Lord our God, thank you for everything, for the teaching of the Dr. Gonzalo, Doc. We are learning more how to find our heavenly guided Lord. Thank you for everything that we learned from Dr. Lord. And may the Spirit will guide her more so that more we become plenty to learning more how to find our salvation in this world, Lord. In this full of trials, Lord. And thank you for the trials, Lord, that we are encountered in our life. It makes us more sins. How to reach out our faith with you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the glory and yours now and forever. Amen and amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us. Give us this day our daily bread. And as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray Holy for Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, Dok, thank you, sis. Salamat, Dok. Salamat, guys. Thank you sa closing prayer, Sis Elena. Brothers and sisters, thank you so much for attending. Thank you so much, Dindo. I hope you have learned something. Extra points sa mga nag-attend sa Zoom. Extra points sa langit. Naghihirap kayo sa pag-stay. Evening. Pag-tiyaga. Rachel Jean's merit. Yeah. Kung may katanungan, message me lang sa ano, ha? Messenger, ha? Sige. Bye-bye. God bless. God bless. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye. Bye.